May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Biblia ang sasagot, ikatang mo kay Soriano. Sa Biblia po, si Kristo'y nabuhay Sabado. Sabado po siya nabuhay. Hindi po siya Linggo nabuhay. Pumapatak po yan sa katapusan ng araw ng Sabado. At sapagkat, doon sa 28:1 ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas. Sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato. At nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat. At ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said." Ayan. He is not here, for he is risen. Ang ginagamit na verb ay in the perfect tense, risen. At yan nangyari ng pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo nung pagkatapos ng Sabat. Eh pagkatapos pala ng Sabat, nag-uumpisa yung unang araw ng Sanlinggo, he is risen, ibig sabihin, nagbangon siya Sabado. Ayan. Kailan siya namatay? Umatras ka ng 3 araw, namatay siya Miyerkules. Miyerkules ng 3:00 ng hapon, ay namatay siya. Ibinaba siya ni Jose ng Arimatea, ibinaba siya sa krus bago matapos ang araw na yon, ano? Dahil paghahanda noon sa Sabat. So, Webes, anong ilibing siya? Eksaktong Webes ng gabi. Sabat noon. Kasi yung Sabat na yon, hindi Sabado yun eh, nung mamatay si Kristo. Hindi Sabado yun. Yun ay dakilang Sabat. Yun ay yearly Sabat na dumadating sa Hudyo na pumapatak kahit anong araw ng Sanlinggo. Basahin natin ang 19:31 ng Juan, kapatid na Luz. Ang mga Hudyo nga, sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita at upang sila'y mga alis doon. Ayon, maliwanag kapatid na Luz na yung araw ng Sabat na yon dakila, kaya hindi araw ng Sabado yun eh. Pumapatak yun nung panahon na yon na Webes, paghahanda Miyerkules. Kaya nung Webes ng gabi, inilibing siya. Kaya yung buong Webes ng gabi, isang gabi yon. Tapos Webes ng umaga. Kasi ganun ang Hudyo eh. Nag-uumpisa ang kanilang araw sa gabi, paglubog ng araw. Kaya buong Webes ng gabi, nakalibing siya. Tapos Webes ng umaga. Tapos Biyernes ng gabi, tapos Biyernes ng umaga. Tapos Sabado ng gabi. Ano? Bago mag-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, sinabi ng anghel, "For he is risen, as he said." He is risen. Nagbangon na siyang maguli. Natupad yung hula
tatlong araw at tatlong gabi siya sa libingan, kapatid na Luz. Kagaya ni Jonas, tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isang malaking isda. Kaya kung ang tanong mo, kapatid, anong oras siya nagbangon muli sa mga patay o nabuhay, naganap yan Sabado. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nagbubukang liwayway ang unang araw ng Sanlinggo. Nung pumunta si Maria Magdalena at yung iba pang Maria, wala na si Kristo sa libingan because He is risen. Yan ang dapat niyong mapansin dyan, kapatid. Maglilinggo nung siya'y magpangong maguli sa mga patay, matatapos ang Sabado. Yun ang account na nasa Biblia. Go now and teach all nations. I am with you always, even unto the end of the world.